Ganda na ito ah. Yan. Parang pag sinuot ko ito, mukha na ako mayaman, no? Ganda oh. Ganda mga boss, ang bigat din. Ah, itong panglalaki, dating 4,900. Ngayon, 3,000 na lang. 2,500 na lang. Ah, ito mas mura, 2,500 na lang. Ito yung pambabae mga boss. Ito mga boss, meron dito naka-sale. Ang brand niya, Q&Q. Bali, ma'am, Japan din to. Naka-sale siya. Magkano na lang to? 2,999. Ah, 1,500 na lang ngayon. Dati siyang 2,999. Ito din mga boss, so naka-sale. Isang silver, tsaka isang gold. Dati siyang 1,995. Ngayon po, magkano na lang to? 1,500 na lang. Ayan. Ganda oh. Okay, kamusta mga boss? Araw po ng Martes, February 20. Nandito po tayo ngayon sa Abinida. Papasyalan natin yung mga bilihan ng relo dito. Yung mga original na relo, no? Okay, time check. 10:55. Nakikita niyo yung Emerald Circle. Sa tapat niyan, may nagtitinda ng relo. Eto. Time Bureau ang pangalan ng shop, no? Seiko tsaka Alba. Pasukin natin mga boss. Alam ko mas mura yung mga relo dito eh kaysa sa mall eh. Kasi yung Casio ko na AE1200 nabili ko sa mall ng 22. Naka-sale pa yun, no? Dito 1.8 lang. Below SRP, no? Ayan, dito bubungad sa atin yung mga Seiko, no? Nakikita niyo yung orange na yun. Meron ako nyan, diba? Binibenta ko ng 4K. Ito kasi original eh. Ang napansin ko sa original, yung bezel niya, yung kulay orange na nasa kanan, bandang taas, hanggang 15, no? Sa replica naman, hanggang 20. Yung haba nung pagka-orange, no? Yun ang napansin ko eh. Pag original, hanggang 15 lang. Napakaraming Seiko dito, no? Ang gaganda. Ma'am, bali magkano po yung kulay orange? Tanungin natin yung presyo. Ito, brand new? Ayan pong orange na sa gitna. 39,000. Divers. Merong kulay blue. Napakaraming relo dito mga boss. Ang gaganda. Ayan no, kita nyo yung presyo no, malayo no. Kaya huwag kayo magtatanong sa akin kung yung mga binibenta ko original ba no. Kasi talagang malayo ang presyo. Wala pa sa Wamport. Ito mga one piece to yun. Collab ng one piece. Naka-sale siya, 19,999. Ito, ang ganda rin na ito. $29,000 din to. Ayun oh. Nasa likod yung presyo, nasa bracelet. Dito naman mga pangbabae. Maganda rin tong itim na to. Marami palang brand ng relo dito, hindi lang Seiko. Citizen, Guess, Casio. Marami, no? Ayun, mga guest to.
pang babae, no? Dito ako nagandaan sa Seiko eh. Ito ata yung tinatawag na tuna eh. Yan o, malaki yung face niya. Big face. Meron dito Valentino. Valentino ang brand. Ngayon ko lang nakita yung ganyang brand. Mura lang siya mga boss oh. Ito parang ano to, hawig sa Philips Stein. Ano, dual. Presyo na ito, nasa 1,350 lang, no? Ayan. Mas mataas lang ng konti yung gold. 1,495. Ayan, sana nakikita nyo, no? Super view kasi itong GoPro ko, eh. Valentino mas mura, no? Ayan, no? Japan movement. Puro pang babae. May pang lalaki nito. Ah, itong nasa kabila. Ayan, sa mga naghahanap ng murang relo, Japan. Pasyal kayo dito. Ito mga big face, oh. Ito yung presyo ng isa, 1,150. Meron pang 960, oh. Ayun, maganda yun, no? Gold bezel. Ito pa, oh. Ito rin, oh. Ganda na ito, oh. Parang muna ako. Ito, digital. Mas mura, 890. May 960. Depende sa klase, no? Valentino. Dito naman mga guests. Ayan. Ito, ganda o simple lang. Parang hindi relo, no? Parang puro pang babae yung guests, ha? Ah, ito, pang lalaki. Dito naman sa kabila, Casio. Ito ang kauna-una akong relong binili. Edipis nung December 31. Doon ako nagsimula mahilig sa relo, no. Nakabili ako ng Edipis sa SM North. Ito puro pang babae. Ito 1,330 itong puti. Hindi ko kasi makita yung ibang price eh. Nakatago eh. Ito maganda, oil slick. Ito nakasale oh. Mga panglalaki 999. Ito maganda rin oh. Gold. Gold yung number tsaka yung hands. Ito, 1,099. Digital. Wala po kayong Edipiece? Ah, wala na. Wala silang Edipiece. Ito mga boss oh. May nabili akong ganyan no. Oh. AE1200. Dito 18 lang. Tama na ma'am, no 18 lang sa ito no. Ah, yung AE1200. Patalo na. At 2,000 na sa inyo, mura pa rin. Mura pa rin. 2,000 na daw mga boss, tumaas na eh. Ayun o, nakikita nyo itong silver bracelet. Ayan. Sa mall, 2,000 yan. Dito, 2,000.
iba-iba presyo eh. Iba-ibang model na kasi yan, dami oh. Ayan oh. Meron silang 1899 2499. Meron din silang G-Shock, ito 5599 6599. Ito maganda oh, yung 5799 gold. Daming G-Shock no. Ayan yun, 4,399. Ito naman black, 7,999. Itong white, 6,999. Ito, puro Seiko na to. Dami oh. Lahat na ata ng model ng Seiko nandito na eh. Ganda na ito. Nakaka-addict din mag-relo no? Minsan kabibili mo lang, parang gusto mo ulit bumili pag nakakita ka ng mas maganda no? Meron din silang mga wall clock oh. Ayun oh, Seiko. 1,699. Dito naman mga Citizen. Ayun oh. Merong 3,699. 5,199. Ito. Maganda. Mga bracelet no, kung sira na yung bracelet nyo, luma na, maluwag na, meron din sila. Mga rubber meron din. Ayan no. May pang Seiko, may pang Casio. Ayan, alarm clock, meron din sila oh. Ito mga boss, meron dito naka-sale. Ang brand niya, Q&Q. Bali, ma'am, Japan din to. Naka-sale siya. Magkano na lang to? 2,999. Ah, 1,500 na lang ngayon. Dati siyang 2,999. Bawat isa. Ito yung pambabae oh. Yan sa mga naghahanap ng couple watch no. Dito marami, mura lang. 1,500 lang oh. Japan na ang makina nito no. Ano yung Miyota ganun. Miyota. Yan. Ano pa po ba yung mga naka-sale diyan? Yung mga gandang klaseng relo. Sa Casio. Sige, tignan natin. Ang lalaki dati. 4,900 na lang. Ah, itong panglalaki, dating 4,900. 3,000 na lang. Ngayon, 3,000 na lang. 3,900. 2,500 na lang. Ah, ito mas mura. 2,500 na lang. Ito yung pambabae mga boss. Dating 3,900. Dating 3,900, 2,500 na lang. Yan. Couple watch, oh. Sa mga naghahanap, naka-sale to. Casio. Ganda, oh. Blue dial.
Meron din silang tig 899, no? Napakamura, meron ka ng original na relo, no? Ito din mga boss, oh, naka-sale. Isang silver, tsaka isang gold. Dati siyang 1,995. Ngayon po, magkano na lang to? 1,500 na lang. Ayan, ganda, oh. Ayan, solid. Dito ako nagandaan mga boss, oh. Seiko 5 Sports 100 meters. Kita yung makina, ma'am, no? Ayan, no? Ganda, oh. Ang strap niya, leather. Kita ang makina niya, oh. 4R38 naman ang makina na ito. Ang presyo naman ito, 14,999. Ayan, pero napakaganda naman, no? Solid na solid. Wala nga lang siyang date, no? Wala siyang open date heart. Open heart ang tawag dito. Ang ganda, oh. Solid, napakaraming relo dito. Ma'am, gano'n na po katagal tong shop na to? Ah, matanda pa sa akin. 1980. Oo nga eh, kasi mga tindahan ng relo dito sa Abinido, matagal na talaga eh. 80s pa eh, no? Dati kasi sikat na sikat to eh, no? Ayan, may ilaw pala eh. Ito naman 17,000. Ganda rin, no? Ito rin 17,000. Itong black strap, black yung strap, black din yung dial, 15,900. Pero may mga discount pa yun mga boss. Ayan. Hinahanap ko yung Bruce Lee eh. Yun yung bago eh. Ah, may say ko palang ano no, 2,799. Parts nga lang. Pero mura pa rin. Siyempre, Seiko yan eh. Meron pang date, ayun oh, maliit. Pang babae. Eto. Ganda na ito ah. Yan, yan, yan. Parang pag sinuot ko ito, mukha na ako mayaman, no? Ganda oh. Ganda mga boss, ang bigat din. Ito meron siyang date, oh. Tama yung date niya, 20 ngayon, di ba? 19 ba ngayon? 20, tama. Oo, ang ganda, oh. Magkano yung price? 23, may less. 23,000, may less pa. Ito yung presyo niya mga boss, 23,995. Pero kita nyo, napakaganda na ito ah. Eh magkano naman ma'am? Yung less? 20 o 19, mga ganun. Ayan mga boss no, hanggang 19 daw. Ganda na ito. Hindi naman kagad nagpe-paid yung pagka-gold nito eh no? Pagka-original talaga. Ayan o, kita rin yung makina niya. Ang makina niya 4R37. Ayan, napakaganda na ito. Ito nagustuhan ko sa lahat ah. Kaya lang maganda ang presyo niya. Thank you po ah. Dito naman Orient. Mas mura daw to ng konti sa Seiko no. Pero mga Japan din siya oh. Ito pang babae itong 4,199. Orient, Japan. Yan, puro automatic yan.
Ito mga boss, meron ditong guest. Ito naka-sale din. Oo, sale na yan. Daming price pa yan, ngayon mataas na. Ah, dati pa tong price niya. Oo. 9,055. Ngayon magkano na lang? Less ano lang yan, 10%. Ah, less 10% lang. Ayan, guess oh, ganda oh. Meron din silang rado mga boss oh, ayan oh. Ganda no? Parang nasa ayun oh, natakpan kasi ng ano eh. 61,999 no? Yun ang presyo ng rado, original. 61,999. Ayan. Napakataas pala ng presyo nito no? Dito naman ano to, Polo Club Santa Barbara, 4,999. Polo no, ayun yung itim naman 31,3,199. Ito namang maliit 5,599. Ito may tag 3.5 no. Meron din silang pisot ko. Oh. Ayun oh. Pisot. 33,000 ayang nasa taas. 33,500. Ayun. Ito naman pang babae. Hindi ko makita yung presyo eh. Swiss Army, 6,199. Ito naman 5,699. Swiss Army merong 6,299. Para siyang ano no, yung design niya parang ano, Tag Heuer no. Dito naman Charles Jordan. Ayan. 5,299, napakaliit to. Merong 7,799. Ayan. Dito naman mga Casio. Ito Edifice, ang ganda oh. Edifice. Hindi ko makita yung presyo mga boss. Protrek Casio rin yan eh. 10,999. Mahal yan, alam ko eh. Maabot na mga 20 pataas yan eh. G-Shock. Dami dito. Ayan mga boss, oh, hindi ko na maiisa-isa yung mga relo dito. Kulang ang isang oras dito, no? Ah, meron din pala silang mga hikaw. Ayan, no? Hikaw, bracelet. Ayan, tig-isang daan lang, oh. So ayun mga boss no, nakita na natin yung mga relong binibenta dito sa Time Bureau dito sa Avenida. Sa mga gusto bumasyal ha, dito lang po yan sa tapat ng Emerald Circle, malapit sa Carriedo Station. Ngayon lang yung ano, Carriedo mga boss. Ayan, madali namang mahanap yan. Okay, pauwi na sana ako mga boss eh. Kaya lang may nadaanan ako ditong tindahan ng relo. Pasukin na rin natin, no? Sayang eh. Dito lang yan sa Avenida pa rin, tapat ng PS Bank. Parang mas mura dito mga boss eh.
Kaya may mga guest din sila, oh. Dito mga Seiko. Ito 40,000 to, itong kulay blue. Ito namang green 40,000 din. Itong nasa dulo 23,125. Kaya mga original na Seiko yan, no? Kaya ganyan ang presyo. Dito naman sa baba, mga Alba. Ito ano lang to, 4,825. Pati ito 4,000 lang. Mas mura ang Alba sa Seiko, eh. Pero Seiko rin ang makina niyan. Automatic na rin, oh. Ito 6,985 naman to. Blue and red. Dito nakikita yung mga price, eh. Maganda rin yung Alba, no? Mura pa. Ito 7,969. Ito 6,395. Puro Alba yan. Dito puro Seiko pa rin. Itong nasa baba, mas mura na to. Merong 9,000. Yan, 9,565. Ito pala, mas mura pa, oh. 6,000 lang to. 6,565. Yan, yung tatlong yan, pare-pareho presyo. Ito naman nasa 9,000 ang presyo, no? 9,000 pataas. Pero ito gusto ko po, maganda to. Kaya lang dami ko ng relo, eh, no? Ito 13,665. Ito 21,000. 9,000 yung maliit. Dito mga divers, mas mataas ang presyo nito, eh. 26 pataas. Ito maganda, gold bezel. 25,625. Ito naman blue, 30,000. Dito 21,000. Maganda tong Seiko na to, rose gold, 17,500. Itong isa yung nasa gitna, 15,000. Ito 14, yung itim. $15,000 yung red, saka yung blue. Yung tatlong yan, magkakaiba lang ng kulay. $15,000. Pati pala to. Itong nasa dulo, 17,500. Kabila 12 lang, oh. 12,500. Dito 6,565. Automatic.
automatic na rin. Maganda to. Mas mura dito mga boss kaysa sa mall. Ito tulad nito. Mura lang dito to yung mga cashew na to. Nasa 1.5 lang. Ayun. 1.5 lang yan. Yung tatlong yan. Pati pala to. Yung parang G-Shock. 1.5 lang yan. Dito 1.8 lang o yun. Yung sinasabi ko kaninang AE1200. 1.8. Mas mura dito. Ito rin na 1.8 din to. Kung isa 1.6. Dito sa kabila mga G-Shock. Ito 3,995 lang oh. Special price. Ito 4,950. Ito na gusto kong G-Shock eh, ito. Itong black. Ganda eh. Price niya 7,950. At itong isa, pareho lang. Ganda no. Pati yun nasa gitna. Pero ito gusto ko. G-Shock. Ito mas mura. 6,950 lang. Ganda ng relo, no? Dito maraming Edifice. Ito, oh. 8,950. Maganda rin Edifice, eh. May mga Bluetooth na yan. Wala yung nabili ko eh. Parang ganito yung akin eh. Hindi, hindi ganito yun. Chronograph yung nabili ko eh. Pero parang ganito yung tsura. Ito 4.5 lang to oh. 4.5 lang oh. At itong isa. Yan yung blue bezel. 4.5 lang. Big piece. Ito ano to 8.5 to. Itong isa 6,950. Ito maganda to. Mura lang dito 5,950 lang. SRP niya nasa ano eh. Alam po 9,000 eh. Bago lang kasi to yung manipis na yan. Tignan nyo sa page ng ano Casio mga boss. Itong Edifice na ano ba tawag dyan? Bago lang kasi yan eh. Naka-sapphire glass. Octagon na yung ano niya. Hugis niya. Mas mura dito. 5,950 lang. Edifice maganda yan. Ruya Chimura oh. Ayan o oh. Yung naka-box.
15,950. Rui Hachimura. Ito, Super Mario. Yung kulay red. 5,950. Ito, 5,500. Powell Peralta kaya meron dito. Ganda rin yun eh. Orient 12,015. And Orient Japan 6,999. Alaman na natin yung mga presyo ng Relodin, sabi nito. Ito yung pangalan ng shop nila, Estela. Number 543, Rizal Avenue. Apat ng PS Bank. Okay mga boss, dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kitang-kita lang ulit tayo sa usunod na video. Ito, bilihan pa ng relo. Kaya lang, sa susunod na lang tayo pumasok, no? Masyado lang mahaba itong video natin.